So, yan ang ating dalawang klaseng breast pump. Isang manual at isang electric pump. Ayan. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Sana'y mabuti tayo sa panahon ngayon na mayroong pandemya. I hope na safe pa rin po tayo ngayon. Dito po tayo ngayon para sa isang panibagong video content ni Malenbangs! Yay! So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa breast pump. Kung ano yung mga ginamit ko during my breastfeeding journey. Tamang-tama po ito doon sa mga mami na nagbabalak pumili ng kanilang breast pump. So, ito yung mga isi-share ko sa inyo. So, keep on watching, mommies! Okay, so let's go for our topic. Ito yung lagayan ko ng aking breast feeding pumps. So, ito yung manual pump ko na ginagamit. Hindi ko naman alam during that time na mayroon pala sa Lazada and sa Shopee, marami palang options nito. Mamaya na-discuss ko. Ito, mura lang to. 150 sabi niya. Baby Flow yung brand na to. Actually, hindi ako nagpa-pump sa bahay. Bakit? Kasi nandito naman yung baby ko. Ilalatch ko lang siya ng ilalatch. Tapos, magko-collect lang ako, di ba? Pag nag-daddy yung baby, yung kabila tumutulog. Kung yung kabila tumutulog, iniipon ko lang yung tumutulog doon sa kabilang dede. Tapos, alternate yan. After the other breast, ito naman sa kabila. So, kapag tumulo na naman yung isa, sasahurin lang namin yon. And yun yung pang-stack ko. So, yun na nga. Itong manual breast pump, kinagamit ko siya kapag lalabas ng bahay, pupunta ng mall, may aasikasuhin. And basta more than 6 hours na nasa labas ng bahay, mga mamis, remember na dapat po ay makapag-express tayo. Mas maganda na makapag-express po tayo. Bakit? Kasi po yung tendency ng daddy natin, tumitigas po yun dahil sa milk production. Yun po yung nagkakos ng breast engorgement natin. Diba, tumitigas siya, nararamdaman niyo po yun. Ang sakit sa dede, mabigat na siyang dalhin, kaya kailangan mabawasan po natin yung dinadala natin sa dibdib para magaan kumilos. So, malaking tulong ito sa akin kapag nasa labas ako ng bahay. And yun nga, sabi ko, diba, maraming option na ngayon sa online na makikita na mga manual breast pump. Among the highly recommended breast pump na na-research ko, number one doon is yung Medela brand from US. Nandyan din yung manual breast pump ng Avent. Lastly, yung manual silicone breast pump na talagang mura pero napaka-effective din gamitin. Kung ako, nakita ko lang siya last year, itong mga nasa online, siguro bibilin ko si Dala kasi doon ako sa cheaper pero effective, o diba? Alam nyo naman po yung mga mommies kung nasaan yung effective at mura doon tayo. Pangalawang breast pump na sobrang naging gamit na gamit sa akin is ang electric breast pump. Bakit ako bumili ng electric breast pump, mga mommies? Kasi magwo-work na ako ng time na yon. Itong gamit ko, talagang hirap ako dito kasi napakasakit sa daliri and at the same time, napakasakit din sa braso. Kasi pag nag-pump ka po dito sa rubber, talagang kailangan may force. May force siya para yung force na yon ay makapagpalabas ng gatas. Well, according naman kay CDC or Center for Disease Control, pwede yung kamay. Another way of breast pumping your milk
is through your hands. Kaya lang sa kamay kasi mabagal naman o mahina yung labas ng gatas. Eh kailangan, sa trabaho naman, nung papasok na ako, kinailangan ko yung electric press pump kasi mukhang hindi nga ito pang madalian. To summarize it all, mga mamis, ito po yung mga tips ko po sa inyo. Number one, sa pagpili po ng breast pump na gagamitin natin, consider po natin yung mga factors. Like number one, kaya po ba ng budget natin? Kung hindi po kaya ng ating budget yung Medela, which is highly recommended, dun po tayo sa silicone manual breast pump na talaga namang effective din at kaya pa ng ating budget. Number two, consider din po if working or not working. Kasi kung working po tayo, mas maganda if meron po tayong electric, talagang malakas at mabilis makapag-express. Dahil po tayo ay nasa trabaho, kailangan mabilisan. Number three, consider nyo rin po yung ating working place, yung ating pinagtatrabahuan mismo, kung may area po ba, kaya po ba makapag electric breast pump doon, may saksakan or what, may area na makakapag-pump po tayo, or mamaya kasi hindi rin naman capable yung ating working area. So, i-consider nyo rin po. Mga mami, kung working po tayo, advice ko po sa inyo, much better if meron po tayong electric breast pump and meron din po tayong isang manual breast pump. As much as possible, mas maganda yung direct breastfeeding kesa doon sa gatas na frozen tapos yun ang ipapadede. Mas maganda kasi yung direct, hindi mapapalitan ng breast pump ng kahit anong pump yung skin to skin bonding ni mother at ni baby. So yun po yung ini-encourage ko na direct breastfeeding, unlike doon sa frozen milk na ituto pa natin, i-meltdown pa natin. Kasi doon sa direct, 100% nga po na sure tayo yung mga nutrients ay intact pa. So that's all for today, mga mamshi. I hope meron po kayo natutunan kay Malen Banks sa ating video content for today. Stay tuned for our next vlog, for our next content. See you! God bless all!